Magandang araw sa inyong lahat. Good day to all. I am Dr. Carmencita Padilla, one of the proponents of the newborn screening program in the Philippines. Join me in uncovering the wonderful story of newborn screening in our country. Together, let's zoom in on what makes NBS a comprehensive program for every Filipino. Here at Newborn Screening in Focus. To ensure that newborns are truly healthy, they must undergo newborn screening, a public health program that helps determine if a baby is born with one of the more than 20 congenital disorders. Its importance cannot be overemphasized. If any of the congenital disorders are left undetected and not managed immediately, it can lead to mental retardation and even death. It was integrated into the public health delivery system with the enactment of Republic Act of 9288 or the Newborn Screening Act of 2004. Now part of PhilHealth's newborn care package, newborn screening is being offered in more than 7,000 hospitals and birthing centers nationwide. It has also saved thousands of children. This educational series is intended for health professionals who deliver services of the newborn screening program. Whether you're online or offline, this program aims to further enrich your knowledge newborn screening and be able to apply the highest quality of service to Filipinos, especially during challenging times. This series will discuss the very process of newborn screening from the moment the child is born and into the continuing care available for newborns found positive. We will also zero in on features and management of each of the conditions included in the newborn screening panel. We will also interview patients as well as their parents. And in keeping up to the challenges, talk over how facilities and centers manage to give quality service despite the limits brought about by the COVID-19 pandemic. This program is the newest educational platform for our newborn screening coordinators. One in every of the 7,200 facilities throughout the country. We also hope that this series will also benefit the health professionals, physicians, nurses, midwives, medtechs, as well as the students in the health professions. So take a seat, get comfortable, as you're in for quite an adventure here at Newborn Screening in Focus. Ako po si Analisa Buncales, ako ng trabaho, housewife, 27 akong edad. Sa hindi po kami na-endo sa continuity clinic, sila si Dokaban po ang nag-interview sa akin tungkol sa kondisyon ng baby ko na pikiyo. Sila naman, si Ma'am Jean po naman nagbigay sa akin na temporary diet para kay baby habang naghihintay sa result ng confirmatory test ni baby. Nag-discuss po sila tungkol sa pikiyo, kung paano nakuha ni baby at bawal yung mga pagkain na may protina at dapat sundin ang ibinigay ng diet plan para kay baby. Dapat sundin ang diet plan na ibinigay sa dietitian. Dapat sundin ang schedule ng teleconsultation. Dapat sundin ang pagpamonitoring ng lab test ni baby. Dapat welcome to the 13th episode of Newborn Screening in Focus.
Let us revisit the season. From the first episode onwards, we've talked about how the newborn screening program came about, from research to how it became a national policy. We've also discussed how it is done, from sample collection to transportation, and how things such as diet or timing can affect results. And likewise, we talked about some of the different disorders detected by NBS. We have discussed congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, and maple syrup urine disease. We also discussed the roles of the different stakeholders, as well as the challenges during the pandemic, especially in the context of continuity of care. But beyond the technicalities of the disease, beyond the numbers thrown about in statistics, surveys, and scientific analysis, we must also take a look at the people most crucially involved with newborn screening at a more personal level, the patients themselves. Today, we'll have a quick chat with some of our patients. These patients are not just patients. They are people too. The newborn screening program has taken care of them since their birth, and now they have grown up and have become productive individuals in our society. Let us remember that the success of the program will benefit the children of our tomorrow. Let me introduce our very special guest today, Dave Bernardino, diagnosed with congenital adrenal hyperplasia at birth. He is currently taking up Bachelor of Science in Medical Technology at a private university. Welcome to the show, Dave. Hello po. We also have Francine Liano, diagnosed with maple syrup urine disease during the newborn period. She did not actually undergo newborn screening, but luckily, we were able to diagnose it early enough so that she can be a normal individual right now. She is a parent herself to a healthy baby and has been under our care for 20 years. She is currently at grade level 12, studying at Romana High School. Welcome, Francine. Hello po, Doctora. And last but not least, we have Daniela Fabul, currently enrolled in the NBS program under congenital hypothyroidism. She is now 23 years old and is currently working as an executive assistant at the law office. Hello, Daniela. Hello po, Doctora. So Dave, Francine, and Daniela, welcome to the program. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa aming paanyaya. So let's start our conversation. Let's start with Daniela. Kumusta ka na ba ngayon, Daniela? Tell us, you know, what are you doing at the moment? Say something about the office. Okay naman po. Naka-work from home setup po kami. So, yan po, busy pa rin po naman with work. Tuloy pa rin naman po yung mga ginagawa namin sa law firm, ganon. Yan lang. Okay. So, how long have you been in this office? 2 years na po ako nagtatrabaho. Okay. Thank you. Thank you, Daniela. What about Francine? Kumusta pa, Francine? Okay lang po ako, Doktora. Studying pa rin po. Nag-aalaga po ng baby. Ilan taon na ang baby mo, Francine? 3 years old po. Oh, 3 years old na ba? Okay, so si Francine, nanganak siya sa PGH 3 years ago. Okay, so studying, ha? Kailan tapusin mo ang pag-aaral mo, Francine, ha? Tapusin mo, ha? Apo, Doktora. Okay. Si Dave naman, tell us, what are you doing right now, Dave? Hello po. Currently po, incoming freshman po ako sa Cali for the course of medical technology. At dito po sa bahay, since po school online learning po, tumutulong po ako dito kasi may ano po kami, car wash po kami. So tumutulong po ako mag-handle nun. And yung mga online racket po, like stocks and trading, yeah, tinay ko po yun. So thank you, Dave. So
you know, for our audience, no, yung para sa mga nakikinig sa atin, tatlong kondisyon ang ating pinag-uusapan ngayon, ano? Sang nakita niyo naman kay Daniela, meron siyang congenital hypothyroidism at alam natin na ngayon, ano? Doon sa ating isang episode, pinag-usapan na napaka-importante ang maagang paggamot. Kasi kailangan natin siyang mabigyan ng hormones na kulang para siya ay maging mag-develop ng normal. Yung MSUD na pag-usapan na rin natin, kailangan palitan ng diet niya. Kasi kapag hindi napalitan ng diet niya on time, ay alam na ito ni Francine, ano? Pwede siya talagang mamatay. Okay? Ganon din kay Dave. Si Dave naman, napag-usapan na rin natin ang congenital adrenal hyperplasia kung saan kailangan maaga ang gamutan. Kasi kung hindi ay magkakaroon ng komplikasyon sa katawan. Maraming salamat sa inyong pagtanggap ng aming anyaya. Simulan na natin ang ating pag-uusap. Simulan ko kay Daniela. Daniela, ikaw kasi ang pinakamatanda sa grupong to. Ikwento mo naman sa amin kung, you know, how was it, you know, growing up with this condition. At ikwento mo rin sa amin kung ano ginagawa mo ngayon. Hello po. Nag-work na po ako ngayon sa law firm. Executive assistant po ako. And yun po, growing up, yung challenges siguro nung sakit ko, ganyan. Parang more of ma-maintenance po siya, ma-monitor. Kailangan akong i-monitor palagin parang yung motor skills ko ay parang kung marunong ba akong kumilos mag-isa, ganyan. Tapos kailangan physically active daw ako, kailangan daw po kasi parang na-exercise daw po yung heart ko at saka yung brain ko, ganun. So, ang ginagawa po ng family ko, in-enroll po ako dun sa mga iba-ibang mga dance class, ganyan. Tapos, mga swimming lessons para po mapapractice ko daw yung mga activities, ganyan. Tapos po, parang pag po pumupunta po sa hospital at pinomonitor po at tinitignan kung marunong ba akong magbihis mag-isa, magtali ng sapatos, parang mag-color, paano ako mag-color, ganyan, paano ako mag-sulat ng, paano ako humawak ng pencil, ganyan. Pero, as parang pagtanda ko po, parang wala naman po kasi akong parang normal. Normal po ako na bata, kaya nagugulat yung mga parents ng classmates ko, pati po yung mga neighbors namin pag sinasabi na diagnosed ako with congenital hypothyroidism, kasi nakikita naman nila ako na normal ako ng bata, na parang kung paanong lumalaki yung ibang mga bata, ganun din po ako. Except sa yung siguro nung bata po ako, umiinom po ako ng gamot. Pero aside from that, wala naman na pong difference. Yan lang. Okay. Thank you, Daniela, no, para sa mga nakikinig sa atin. Ang alam mo kasi nung unang panahon, nung wala pang newborn screening, hindi kasi na-diagnose ang maaga ang congenital hypothyroidism. Kasi they look normal at birth. Na-diagnose lang sila kapag sila ay delayed na, huli na sa pag-iki, huli sa pag-isip. At by that time, hindi na nasimulan yung gamutan, kaya hindi na sila normal. Kaya nung babalikan ko before 25 years ago, ganon ang sistema. Kaya nagugulat yung iba na pwede palang maging normal. Kaya yan ang ating kampanya, no? Kailangan tayong nag-newborn screening para nga makuha natin kagad yung diagnosis kagad at mabigay natin yung gamutan. At sabi mo nga, high maintenance ka, no? Kasi lahat minomonitor ka. Pero sabi mo nga, no? Normal naman ako, no? I'm really normal. And I'm really very happy for that. Nung nasa school ka na, ang sabi mo, ay gusto ko ulit i-share mo lang yung part na even in college, meron ka bang nakitang challenge sa'yo or talagang wala? You were just like any other teenager at the time? Wala naman po akong nakikitang parang difference po sa akin at saka po dun sa normal. Pero nung mga parang mas naging aware na po ako dun sa condition ko, parang ni-research ko siya. Tapos parang
nakita ko na kaya pala mas mabilis po akong mapagod, tapos po kaya pala mas mababa yung blood pressure ko kumpara dun sa iba. Tapos parang akala ko baka low blood lang ako talaga kasi baka nasa dugo namin yun or something. Pero yun pala, parang tendency po pala yun nung condition ko and all. Yun po sa studies naman, wala naman. Parang nakakasabay naman po ako sa mga lectures and all. Yun lang. Well, syempre, kung executive assistant ka na nga sa law office ngayon, dapat talaga normal na normal ka. Yan din ang mahirap, no? Kasi kapag ang magulang o kaya ang isang teenager ay magsisimula na siyang mag-Google o mag-research, may makikita siyang mga bagay-bagay. Pero ang sasabihin ko sa'yo, kung normal ka, dapat you should feel normal at all. Kung ikaw ay napapagod at may ibang dahilan yon, baka kulang ka sa exercise, Daniela. So, the mere fact that you're normal, then just don't forget that you have to be monitored by your endocrinologist, even if you're an adult. Kasi meron tayong binabantayan dyan ng mga blood test. Okay? So, puntahan naman natin ngayon si Dave. Dave, tell us about what you're doing. Ano ba ngayon ang pinagkakaabalahan mo, Dave? As of now po, mag-start na po ako na mag-college. Nakakaba kasi it's a new territory for me, di ba po? Galing akong senior high school and then a new university na naman. Tapos yung mga friends ko, nag-iwan-walay na din kami. At ngayon po, dahil na po online learning, nagtayo po yung parents ko ng maliit na car wash din sa amin. And kapag wala po ako masyadong ginagawa, tumutulong po ako. Tapos kapag wala po talagang ginagawa, nag-search po ako sa internet ng mga pwedeng pagkakitaan para ginawa po lahat ng expenses sa kanila. Kasi nga po, wala pong work yung father ko. Tapos mahirap din ngayon and puro virus, diba, sa labas. So, isa po sa maboard, nagta-try po ako ng mga pwede pagkakitaan like trading and investing po. Ganun. Mas marami ka pa yatang alam sa akin dyan sa investment, Dave. Puntahan natin ang pag-aaral, itong challenges ng remote learning, no? Parang tinanong ko nga kanina kay Daniela, no? Were there any challenges nung siya nag-aaral? Meron ka bang naramdamang kakaiba nung ikaw ay nasa high school? Or okay lang makaroon ng muntik? Actually po, nung nag-start po yung pandemic, di ba po, kakatapos na po namin ng grade 11. So, bali hindi po talaga namin natapos yung school year. Yung thesis po is naiwan. So, bali parang kinat na lang na grade is yung kung hanggang saan kami nakapagpasa. Then nag-start po yung classes sa noong August, I think, for grade 12 classes po. Challenging po talaga kasi imagine parang may class po kami ng, kasi po PM ako, from 1 PM to 6 PM, parang dire-diretso yun. Then parang may konting break lang na like 30 minutes or 1 hour. Then buong araw ka pong, parang kalating day ka nakatitig sa screen, which is masakit po sa mata. Yun po yung challenging. Kasi hindi naman po namin na-experience yun nung actual classes. Tapos challenging din kasi maingay po sa background, sa likod, marami. Pwede ka kausapin ng kapatid mo or ng parents mo. Then, ayun po, nakakapanibago talaga na hindi mo rin makita yung teachers and the activities. Hindi ka po makapag-socialize. Parang nawala ka talaga ng social life nung nawala yung school. Yun po yung challenge para sa akin. Narinig niyo na yan kay Dave. Ang kinikwento niya ay kwento ng isa pang just like any other teenager. Pero alam niyo ang condition ni Dave, yung congenital adrenal hyperplasia, ay yung kapag dinaagapan within the first week, they go into crisis and then they can die. Pero kung sila'y maaagapan, ito ang mga kwento maririnig niyo sa kanila.
Okay, so Dave, good luck sa iyong studies, no? And then welcome to college. Magiging kamukha ka ni Daniela, no? Eventually, nagtatrabaho na rin siya at nakakatulong na rin sa pamilya. Pakinggan naman natin ngayon si Francine. Alam niyo, si Francine ay actually hindi siya na newborn screening. Nung panahon niya ay sa lugar niya, taga Quezon, siya ay dumating siya na ng humbulsyon. Siya ay tinakbo sa isang ospital sa Maynila at nabigyan namin siya ng diagnosis ng maple syrup urine disease. So napakaaga lang talaga ng aming pagkakuha sa kanya, kaya naman siya ay napalitan kaagad ng kanyang pagkain. So para doon, kung naalala niyo doon sa isang episode, ay pinakita namin na ang sa maple syrup urine disease ay nagpapalit tayo ng kanilang gatas kasi nagkakaroon ng problema sa katawan. So pakinggan naman natin si Francine ngayon. Francine? Hello po, doktora. Hello po, everyone. Ilan taon ka na ba, Francine? Pa-21 na po, this coming September 13 po. Pag naririnig ko mga edad nyo, na nare-remind ako ng edad ko. Pero Francine, ikwento mo sa amin ngayon kung anong ginagawa mo ngayon. Mag-e-enroll na po ng grade 12 po at nag-aasikaso po ng baby ko po na mag-aaral na rin po sa isang taon. So, anong typical day mo, Francine, ngayon? Share mo naman sa ating mga nanonood. Wala po. Gigising po ng umaga, mag-aalaga po ng baby, mag-module po. Yun po, ganun ulit-ulit lang po, doktora, yung module-module po kasi po wala pong face-to-face. So makikita niyo sa kwento ni Francine, ang kanyang kwento rin is just like any other teenager na nag-aaral ngayon. Dahil nga siya ay nasa remote learning, ay nagmo-module, pero sasabihin ko sa inyo, yung mga batang hindi naagapan na merong maple syrup urine disease ay hindi man lang nakakarating ng eskwelahan, hindi nakakapag-aral. So natutuwa kami dahil sa pag-aalaga ng kanyang magulang ay binantayan ang kanyang diet at kaya siya ay normal. Gusto ko ikwento mo ngayon, Francine, yung nung nagka-baby ba? Ano ba yung naging worries mo nung nagbuntis ka at mga anak ka na? Baka po makatulad siya sa akin, doktora, na may maple syrup urine disease, na baka po mahirapan na naman kami sa gatas po, sa gamot po, yung katulad po nung nangyari sa akin. Sige. So si Francine ay nung nagpunti siya, yun ang kanyang paulit-ulit na tanong sa akin noon, kung magkakaroon din ba daw ng MSUD yung baby niya, no? So pagkapanganak, tinest din namin ang baby niya, and we're so happy na normal naman ang kanyang baby. Okay. Si Francine ay may kapatid na dalawang babae. Pero wala silang MSUD. So para doon sa mga nakikinig, no, it is a recessive condition. Ang meron lang MSUD sa pamilya nila ay actually si Francine. Okay. So Francine, kapag ikaw ay nag-aaral, sino ang kasama mong tumutulong sa iyo sa pag-aalaga ng iyong anak? Nasa Quezon po ako nag-aaral kasi po nandito po sila papa, sila ate po dito sa Manila. Nandun po ako sa Gumaca, Quezon. Ngayon. Okay. So, ang huwag mo lang kakalimutan na patuloy ang inyong pag-follow up. Ganun din para kay Dave at saka kay Daniela, importante na patuloy ang inyong follow up sa inyong espesyalista. Yan na yung anak ni Francine, 3 years old. Anong pangalan niya, Francine? Nansakari Kenzin po. Ako na, pangalan. So para ho doon sa ating mananunood, ano, kung meron ho kayong inaalagaan na merong may MSUD, kailangan po natin silang alagaan hanggang sa paglaki. Ang kanilang diet ay napaka-important para po sila ay tumanda rin, magkaroon ng pamilya. Kasi pwede naman talaga ho magkaroon ng pamilya. At ganun din kay Daniela at ganoon kay Dave. Ano ang... ang susunod kong tatanungin ay para kay Daniel at kay Dave. Ano pa ang inyong pagkakaalam lang sa newborn screening? Sa akin po, pagkakaalam ko po sa newborn screening, yan po yung pagkapanganak po sa'yo
pagkapanganak po sa iyo, kukuhanan ka po ng dugo. Tapos po yung dugo po na makukuha sa iyo ay itetest po 'yon para malaman po kung meron kang sakit, ganun. Tapos, yun lang. Okay. Okay na sa akin 'yon. What about si Dave? Yung to be honest po, kasi lumaki ako na hindi ko talaga siya alam na yung newborn screen. Nalaman ko lang siya nung mga panahong nag-discover na ako nung mga gamit sa bahay. So nakita ko yung booklet and then ganun ko si mami para sa akin. Then nalaman ko nga na may CAH ako and then explain niya sa akin kung paano nangyayari yun. Nung baby daw ako is parang sinunod daw ako ilang beses sa hospital and then nung tinanay yung newborns, I mean, nung in-execute yung newborn screening sa akin, yun nga nalaman na may CAH ako. So, understanding ko talaga sa CAH kasi I didn't quite research into that. Is malalaman niya kung may sakit ka or hindi. I think it's a wide variety of disease. Tapos, kung meron ka nun, is mapapoint out kung ano yun. Tapos, treatment will go after that. Diba po? Para hindi mamatay yung baby. Well, maganda ang ating pag-uusap dito, no? Kasi ang aking mensahe natin talaga sa lahat ng nakikinig at yung mga magulang na nakikinig, mga professionals na nakikinig, napakamahalaga na kapag may sariling isip na ang isang bata, dapat maintindihan nila yung kung ano man ang kondisyon nila. Sa case kasi kunyari ninyong dalawa, si Daniela at saka si Dave, kailangan iniinom nyo na regular ang gamot. Para kay Francine naman, hindi siya pwede basta kumain ng mataas ang protina. So kung hindi ito naiintindihan ng isang bata, isang nasa eskwelahan na, pumapasok na, ay baka magkaroon tayo ng crisis. So medyo magkakaiba yung situation ninyo kasi kay Daniela, wala siyang crisis. Kapag di siya uminom ng gamot, nawawala lang siya ng IQ points. Para kay Dave at saka kay Francine, pag kay Dave, hindi na inom yung kanyang gamot nung siya ay maliit, nung bata pa siya, ay pwede siya mag-crisis, yung pabalik-balik sa ospital. Ang pinakamatindi yung kay Francine, kasi within 7 to 10 days, pag hindi siya naagapan, ay pwede na siyang mamatay. Ganon din sa CAH. So, ganito yung gusto ko sanang mangyari para sa lahat ng teenagers, no? Lahat ng mga, basta nagkaroon na ng pagkakataon na pwede magkaroon anak, gusto ko sanang alam na nila kung ano newborn screening. Kasi kailangan mo lang naman talagang malaman kung meron ka o wala. At kung meron ka, na kailangan mo uminom ng gamot. At hindi ka dapat papalya sa pag-inom ng gamot. Yung doktor mo lang ang pwedeng mag-guide. Ang pwede lang makapag-decide sa iyo na pwedeng bawasan ng dose o pwede mo nang itigil, pero hindi pwedeng sa sarili mo lang magtatanggal ka ng gamot. So, ang kabataan kasi, no, you're very curious, no? So natutuwa ako kay Dave, no, sabi nga niya na nung nakita niya nagtanong siya. So dapat lang ang mensahe ko sa mga bata ay alamin. Pero kung ano man ang inyong na nababasa sa internet, kailangan tatanungin niyo doktor niyo kasi hindi lahat ng nababasa niyo ay tama. Okay, halo-halo din kasi kumbaga ay hindi lahat ng nababasa sa internet at yung ating mga fake news ba, di ba, yung mga nagpa-viral, hindi tama. So, doktor lang dapat yung kausap. Okay? So, pag-usapan naman natin ngayon yung, ang sabi ko nga, no, ang condition yung tatlo ay nakukuha sa newborn screening kaya napaka-importante na magawa ito sa bawat bata ngayon. So ito, yung inyong condition tatlo ay kasama sa ating expanded newborn screening kaya marami pa tayo ngayon na sa-save ng mga bata. Pag-usapan naman natin yung kinabukasan, no? Kasi si Francine ay may anak na at pinag-uusapan niya na yung pag-graduate pag-anak. What about Daniela? How do you see your next 5 years, yung future mo? Ganun din kay Dave. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang pangarap mo sa ano bang pangarap mo ngayon? Ako po, gusto ko po in 5 years, mag-law school po sana. Ganyan. And yun, wala po munang baby kasi parang kinakabahan din po ako katulad nung kay Francine kasi parang bakit meron daw pong possibility na maging katulad ko daw po yung baby ko.
So parang pinag-iisipan ko pa po. Pero mostly sa career lang po na yun nga, mag-aaral ulit. And then, yun po, with family lang, parang continue lang po yung kung ano po yung mga ginagawa po namin sa family. Ako, i-correct na natin yung sinabi sa'yo. Hindi totoo yan. Okay, ganito yan ha. Kapag ikaw ay may congenital hyperthyroidism, kailangan alam ng OB mo at saka yung pediatrician na may iniinom kang gamot. Okay, kasi kung may iniinom kang gamot, kailangan naming dagdagan ng test yung baby mo. Pero hindi automatic na namamana yan. Hindi yan kamukha ng MSUT at saka si AH. Okay, ito yung sinasabi ko na pag may nabasa kayo, kailangan magtatanong sa doktor. Kasi baka may nakikinig sa atin, iisipin na ito'y namamana, hindi ka recessive. Okay? Hindi. Ang autosomal recessive lang talaga ay yung kay Francine, yung MSUT, at saka yung congenital adrenal hyperplasia. Okay, pero kayong tatlo, kapag kayo ay nagkaroon na nangyari, si Francino nagbuntis at pag si Dave nagkaroon ng anak, ay kailangan lang malaman sa family history na merong condition. Kasi alam na natin na carrying, kinakarga nila yung genes for that condition. Okay, so ang message ko lang, we have to clarify with our physician. Pero I wish you luck. I want to have a lawyer. Okay, because you will be my ambassador, okay, for this for the newborn screening program, Daniela. So good luck sa iyo. So pag-usapan naman natin kay Dave. Dave, ano ba ang balak mo? Medtech yung balak mo, di ba? Doon ka papasok. At saan mo ba nakikitang magtatrabaho ka eventually? Naiisip mo na nangarap ka na ba? To be honest, kasi po, di ba, nag-try ako ng investment and stocks. So actually, tinay ko rin sa local stocks, international stocks, and then crypto trading. Nung una, nakikita ko yung sarili ko as maging doktor. Pero ngayon, kasi mahirap ang buhay to be practical. Parang nakikita ko na lang yung sarili ko na mag-trade and mag-invest. So actually, in 5 years, napoproject ko yung investment ko na mag-grow into millions. And I plan to like enjoy just my life. O, ganun. And invest more and more para in the next future, may harvest ako para yung buhay ko is not that hard na. Kasi nakikita ko yung buhay ng tao sa paligid ko na ang hirap-hirap. Ito ba yung, I don't know kung anong tamang tanong yung dapat kong itanong, kung kasalanan ba ng government, kasalanan ba nila, or decisions. But I'm making decisions for myself na I think I can benefit in the 5 years na kahit hindi na ako maging doktor or kahit maging doktor ako and tumulong ako sa iba, di ba? At least I am financially secure kasi right now I'm not financially secure yet. Yun po. Ako, Dave. So kung meron na akong lawyer kay Daniela, mukhang meron akong businessman dito ngayon kay Dave. Pero nakakatuwa, no? Kasi kailangan talaga tayong mag-isip eh kung, you know, where do you want to go, no? Si Francine naman, ano ba ang balak mong course after your grade 12? Naisip mo na ba, Francine? Teacher po. Teacher. Okay. Naisip na po college, school, or nursery students? Naisip po na ba kung anong klaseng teacher ang gusto mo? Secondary teacher po. Okay. O, nakita nyo na yan, ha? Meron tayong teacher, meron tayong lawyer, at saka meron tayong businessman. Ito yung aking gustong ipaabot sa ating mga coordinators na ang programang ating inaalagaan ay napaka-importante para yung mga pasyente na makikita natin sa ating mga ospital, hindi dapat magharang ang kanilang kondisyon because they can grow up normally and they can also dream. And they can fulfill the dreams of their lives. Kung teacher man yan, businessman, doktor, lawyer, mangyayari yon. Pero yan ay mangyayari kapag meron tayong magandang programa na tinatawag nating newborn screening. Ako, napakabilis naman ng ating oras. Parang gusto ko pang makipagkwentuhan sa inyong tatlo. At sigurado ako na marami pa kayong ikikwento sa amin. Pero sa kailangan na natin magpaalam, magkikita tayo ulit, pero simulan natin ng konting mensahe, no? Mensahe para sa ating mga nakikinig na health professionals,
At mensahe din para sa mga magulang na baka nakikinig din sa atin. Magsisimula ako kay Dave. Yung mensahe ko lang po para sa mga nalang is encourage more people na mag-test, especially sa mga first time na magkakaanak. And yun po, spread awareness pa. Kasi hindi natin alam na may baka may masave tayong isang buhay, di ba? I mean, it would be so fulfilling and great na may malamang kami. Uy, nagpa-screening. Thank you kasi, di ba, pinaalam mo sa akin yung newborn screening. Na-save yung baby niya from imminent death. Yung mga ganun po. So, more awareness pa to spread kasi I think newborn screening is palago pa lang. So, yun po. Thank you. Thank you, Dave. Francine? Ipatest niyo po yung baby niyo ng newborn screening po para po siya po ay maagapan po or malaman niyo po agad ang kanyang sakit at para po hindi po siya mag-crisis or into death po. Yun lang po. Marami pong salamat. Sige, maraming salamat, Francine. Ano, tama ka, no? Na ipatest natin. So maraming salamat, Francine. Daniela, anong mensahe mo para sa ating mga nanonood? Message po lang po, maraming salamat po syempre sa ginagawa niyo po para po sa amin. Parang huwag niyo po iisipin na yung pong ginagawa niyo parang wala naman pong nangyayari siya kasi in the long term po eto po kami po yung proof na sobrang laki po ng difference na nagagawa niyo po. Yun po. Tapos, siguro po, mas ipaintindi po siguro natin sa mga parents, pati po dun sa mga patients, kung ano po yung conditions, ganyan. Kasi meron pong mga times na talagang natataranta yung mga parents, lalo po pagka first time nilang nakahandle ng ganitong condition na parang nade-depress sila, baka merong ganun, baka parang nababaliw sila na anong mangyayari dun sa mga anak nila, ganun. So parang i-reassure po. And then siguro yun po, wag matakot na magpa-test kasi readily available naman po yung newborn screening. And hindi naman po siya nakakatakot talaga. Parang it's a quick process, sobrang mabilis, parang huminga ka lang ng mabilis, okay na, tapos na. Yan lang. Maraming salamat, Dave, Daniela, and Francine. Hopefully, our viewers will get a glimpse of how it was, it is, and will be to save a newborn from a condition that can be detected by the newborn screening program directly from the patient's perspective. Sometimes it gets difficult to connect with a textbook disease by just reading it from the books. But once you hear it from the patient, you understand the meaning of these words because they can mean a new life for these patients. Mahigit 200,000 na ang ating nailigtas. Katulad ni na Dave at Daniela, nabigyan din ang marami pang mga sanggol na pagkakataon na mabuhay ng normal at tahakin ang buhay ng malusog at may parehong pagkakataon at oportunidad katulad ng iba. Ito ay karapatan nila. As health professionals and parents, may we all become advocates for the rights of helpless and vulnerable newborns in our care. Salamat, Daniela, Francine, and Dave, sa inyong pagdalo sa aming newborn screening in focus sa araw na ito. Kaya dapat magpa-newborn screening. Newborn screening. To our virtual audience, please send us your comments, questions, or list of topics that you want us to cover in our succeeding episodes. Email us at info@newbornscreening.ph or you may tweet us at newbornscreenph
and also include hashtag ENBSPH. Before we end, I want to again take this opportunity to present to you the new addition to our tools and learning, our ENBS mobile app. The ENBS mobile app is a one-stop hub for all newborn screening health workers on everything they need to know about newborn screening. It also features a rewards program that our health workers can use to earn points and use it to claim shop vouchers with our partners. If you have already downloaded the app, answer the quiz that we will send to your email to earn those points. We continue to improve our services as deemed necessary by the emerging challenges through an open dialogue about our experiences in newborn screening. It is our hope that through this video series, we extend the sharing of knowledge with greater reach and empower our frontliners, improve connectivity with newborn screening coordinators, and most importantly, provide unparalleled service to every family. And that concludes this season of the TVUP NSRC Newborn Screening Program Specials. Stay tuned for the next season where we will discuss more of the newborn screening program and have more in-depth discussion about the diseases. Nothing is more precious than seeing a child grow healthy and normal. Let's realize this through newborn screening. Newborn screening is a gift of life. Na magpa-NBS ilang patak ng dugo ang kailangan para magawa ang test. Makalipas ang 24 oras pag si baby lumabas, gawin natin ng NBS alin sunod sa batas. Oh, I'm a baby, isa kang blessing, kaya dapat magpa-newborn screening. Oh, I'm a baby, isa kang blessing, kaya dapat magpa-newborn screening. Sa kalusugan.